Hi, this is Marietta Andy and thank you sa inyong response sa aking mga vlogs and for the part 3 of episode 1 of Ask Doc Mai. Gusto ko lang bigyan ng time na magpasalamat sa mga kaibigan ko na naging bahagi na ng buhay ko for 8 years sa pamamagitan ng vlog na to. So, nagsimula akong maging mag-alaga o maging kaibigan ng grupong The Ones 8 years ago. So, nagkita kami sa isang event kung saan na-invite ko sila sa Nueva Ecija. At doon na nagsimula yung extraordinary friendship. Gusto ko lang sabihin na sa loob ng 8 taon, mahal na mahal ko talaga yung grupo na to. At sa loob ng 8 taon na pag-alaga ko sa kanila, nandun yung talagang sila yung parang comforting arms ko kapag nalulungkot ako o kaya nagkakaproblema ko, parang pupunta ako sa mga gig nila o susubaybayan ko sila. At may mga person kasi na talagang love na love mo, maski hindi kayo nagkikita, nandun sila sa puso mo at kahit anong mangyari, hindi mo sila iiwan. At kung sakali man dumating yung time mo para sa personal life mo, lagi kong sinasabi na package kami kasama sila na dapat mahalin din kung sino man ang makakasama ko sa future ko. So, ito yung grupo nga na The Ones. So for today, isa sa mga pioneer or original member ng The Ones ang may itatanong sa Ask Doc Mai, isa sa pinakamagaling na drummer sa industriya, ang aking kaibigan, si Daniel Grosky. Hi Doc Mai, it's been 8 years since the Ones days pa lang kayo na yung nag-aalaga ng skin. Ang gusto ko lang matanong, paano ko ba ma-maintain yung maiwasan ko yung pimples, saka yung redness ng mukha ko minsan kasi sa araw na bababad ako sa training. How to maintain a clearer skin? So marami ang nagtatanong, especially now na lahat tayo nai-stress sa present situation, kung paano mapapangalagaan yung balat. Kagaya nga ng tinanong ni Daniel, marami siyang mga skin concerns. So, kailangan alam lang natin yung basic tips to get a glowing skin. So, cleanse regularly. Kailangan twice a day use water and soap. Kasi habang mas gumagamit ka ng soap mas madalas, mas nagkakaroon ng reaction sa skin. And piliin mo yung soap or cleanser na angkop para sa'yo, kung oily skin ka or dry skin ka, and then isama mo sa daily routine mo. Ngayon, exfoliate your skin. Paminsan-minsan, you can use facial scrub twice a week para matanggal yung dead skin. Kapag natanggal kasi yung old skin or yung dead skin na tinatawag, mas makikita yung bagong skin, mas mag-glow at mas fresh looking. And then, look for brightening skincare. Kasi ako, lagi kong ina-advise na dapat hindi ka basta-basta naniniwala sa mga nakikita mo o nababasa mo about sa mga skincare products. Kailangan titignan mo yung ingredients and then mag-ask ka ng advice sa yung dermatologist o sa skincare expert para mag-guide ka dun sa regimen na gagamitin mo sa face mo. Hydrate, hydrate. Water talaga importante. Kasi kung very dry yung skin mo, ang daming pwedeng mangyari. So, kailangan at least 8 glasses of water a day o mas madami pa, especially now. And use lotion to boost glow. Kung lotion kasi may moisturizer, tapos may mga ingredients siya for brightening, anti-aging. Para kasi minsan, yung face ka nakafocus, pero yung kamay mo, hindi mo, o kaya yung mga arms mo, naka-expose din, o yung neck mo, dapat pantay lang. So, use lotion on
your body, okay? And then, eat antioxidant-rich food. So, dapat mga fruits and vegetables, and then use mga supplements na antioxidant. Ibig sabihin, detoxify yung skin mo, tinatanggal yung mga free radicals, so yung mga toxin, para hindi na ma-develop ng mga wrinkles or other skin problems. And then, eto importante, know when to call our dermatologist. So, sa profession namin, syempre marami kaming friends and marami nag-a-ask ng advice. So, kapag meron ka na skin condition, kagaya kay Daniel, ng mga redness, and in doubt ka, wag consult your dermatologist. For now, we have teledermatology na pwede kami magkonsulta online, maski nga sa ibang bansa, pwede naming mabigyan ng libreng pag-aalaga ng balat. And at the same time, make sure na ma-maintain yung mga regimen. Meron ding mga, especially kung may mga skin problems, huwag kang basta bibili na lang ng mga product na tapos i-apply mo sa skin condition. Dapat maghumingi ka ng advice sa yung mga derma. Meron mga teledermatology online consultation, and meron site ang mga certified dermatologist kung saan makakapili ka kung sino ang gusto mong mag-alaga ng balat mo, magkonsulta ka. And kasi importante kasi ngayon yung mapangalagaan yung balat mo eh. Yung proper advice, hindi basta-basta lang na gagamit ka ng mga skincare products. So, and ano yung mga do? So, cleanse every day, you exfoliate, follow directions, especially sa mga skincare products. Stay educated, and kagaya ng sinabi ko, you need to visit your dermatologist. And then, ano yung mga hindi mo dapat ginagawa? Yung mga do-it-yourself skincare, yung hindi ka naman na-advise, gumagawa ka ng sarili mong regimen. And never give up. Kung hindi umangkop sa'yo yung ginagamit mo, tuloy-tuloy lang ang pagpapaganda. Lagi kang may focus. Tandaan mo, maganda pa rin na mapangalagaan yung balat mo kasi siya yung inaharap mo sa mga tao. Siya yung nagbo-boost ng confidence mo. And hindi lang, lagi kong ina-advise to, hindi lang pag-aalaga ng balat. Lahat, parang ano yan eh, parang holistic approach. Hindi lang sa skin, kundi lahat, pati spiritual mo, pati yung outlook mo in life. Kasi magre-reflect yan. Maski madami kang ginagamit na skin regimen, kung wala pa rin si Lord sa puso mo, at hindi maganda ang buhay mo, magre-reflect sa eyes mo. So, hindi pa rin maganda. So, tuloy-tuloy lang. And, please continue to watch my vlogs para sa mga susunod na episodes. Sa next pong episodes natin ay magkakaroon ulit tayo ng mga magtatanong tungkol sa kanilang mga concern. And please subscribe to my YouTube channel. And kung may mga question po kayo, huwag kayong mahiyang mag-comment sa ibaba. Thank you very much, and this is Marietta MD.